inaresto niya yung isang tao, pagkatapos niyang inaresto, walang legal basis. Pero hinatid niya yung taong inaresto niya papunta sa kulungan, papunta sa pulis, papunta sa court. Ibig sabihin, ang purpose niya is to file a criminal case. In that case, that is unlawful arrest. Bakit unlawful? Kasi inaresto niya yung isang tao na walang legal basis. Eh ano naman po yung pagkakaiba ng arbitrary detention sa unlawful arrest? Ang arbitrary detention, ang ibig sabihin ng arbitrary detention compared sa unlawful arrest, ang arbitrary detention can only be committed by a public officer. Public officer na may authority to arrest or detain. Like barangay captain, like police, like NBI agent, like PDEA agent, sila ang may authority to arrest. But inaresto nila isang tao, dinetain nila isang tao na walang warrant of arrest, tapos wala pang legal basis for the arrest. Yun ang arbitrary detention. Yes. Ang unlawful arrest, pwedeng makomit na isang public officer or private individual. Inaresto nila isang tao, pagkatapos niyang inaresto, walang legal basis. Pero hinatid niya yung taong inaresto niya papunta sa kulungan, papunta sa pulis, papunta sa court. Ibig sabihin, ang purpose niya is to file a criminal case. In that case, that is unlawful arrest. Bakit unlawful? Kasi inaresto niya yung isang tao na walang legal basis. Therefore, pag may legal basis, kasi nakita niya caught in the act, in the commission of the crime. So therefore, hindi siya madimanda ng unlawful arrest. Yun yan. Kuya, pwede rin balikan, Kuya Mark, yung gumawa ng unlawful arrest. Pwede mo rin siyang ikasuhan. Mag-file ka ng kaso. Yun ang kaso, unlawful arrest. Unlawful arrest naman. That is a case. That is a crime. Unlawful arrest. Ibig sabihin, may tinatawag tayong citizen's arrest. So hindi lang pulis ang pwede mag-arrest. Pwede private individual ang pwede mag-arrest kahit walang warrant. Paano? Number one, caught in the act. Isa, nandun ka, tambay ka, nakita mo yung isang tao, may pinatay, may ginahasa, pwede mong arrestuhin yung gumahasa or pumatay. Okay? Then ihatid mo sa kulungan. Caught in the act. Caught in the act. Number two, yung is about to commit a crime, may dalang balisong. Papunta pa lang, gusto niyang i-saksakin yung tao, tapos magaling ka mag-garate. Na ganun mo, para kasi Jeff Roy Binson. Na ganun mo, oo. Pag ganun mo na inaresto mo, yun ang tinatawag na is about to commit a crime. Or yung tinatawag na has just committed a crime na saksak na talaga. Tapos nakita mo, ikaw, tao ka, private person ka, nakita mo, may taong ang t-shirt niya dugo ng dugo, sabihing dugo, hawak abalisong, tapos harap niya may taong patay, has just committed a crime. In that case, hindi kailangan ng warrant, pwede mo nang arestuhin yun. Yun ang legal basis. But for example, nakita mo yung isang tao kumain sa restaurant. Kinuha mo, tapos hinatid mo sa kulungan, dinimanda mo, ang tawag doon, unlawful arrest. Okay? Oh. Alam mo na. Alam ko na yan. Mga kababayan, para kayong nagre-review ng bar. Yes. Oh. Actually, bar exams ngayon. So. Actually, yung legal minds, hindi ito designed for the bar exam takers. The Pinoy legal minds, ginawa natin ang batas na simple way to explain it. Yes. Para maintindihan ni Maria, ni Pedro, ni Juan. Tama. Yung nagbebenta ng balut doon sa may kanto, maintindihan niya ang batas. Tapos yung mga executive na ka-Amerikana doon sa Makati, maintindihan nila ang batas. So ibig sabihin, mayaman, mahirap, alam nila ang batas. Yun ang design ng Pinoy Legal Minds ng SM&I. Simple understanding. Yes, yun yan ha. Attorney, ilang oras po ba ang kailangan itagal para makonsider na serious illegal detention yung nangyari? Iba yung serious illegal detention kasi ang serious illegal detention shall be or can be committed only by private individual or public officer na walang authority to arrest. In serious illegal detention, kung wala kang ginagawa, kinulong mo yung isang tao, wala kang ginagawa, dapat at least 3 days para maging serious. Pag serious illegal detention, non-bailable ang kaso kasi ang penalty dyan, reclusion perpetua. But, for example, sinuntok mo, tapos minor, sinuntok mo, may physical abuse, kahit isang oras mo lang yan nakulong. Ang tawag doon, serious illegal detention. Basta, ang intention mo, you're depriving him of liberty. Ano ba yung deprivation of liberty? Hindi siya pwede makalabas kasi kinulong mo sa kwarto, nilock mo doon, hindi siya makalabas, sinuntok mo, tapos kinulong mo, yun, serious illegal detention ang tawag doon.